Magandang gabi sa'yo. Ang mga maririnig mong karanasan ngayong gabi ay nagmula sa iilang mga kaibigan at mga tagapakinig. Napanikurado akong magdadala na naman sa'yo ng matinding kilabot. Kahit ano pa bang hinihintay natin? Handa ka na bang matakot? Panaghoy sa patahian. Magandang gabi sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Elena, ang babaeng walang pahinga. Biro lang. Walang pahinga dahil nagtatrabaho ako dati sa factory na gumagawa ng mga RTW na damit. RTW, ibig sabihin mga ready-to-wear na damit. Kadalasan, normal production naman kami pero kapag may mga okasyon katulad ng papalapit na yung Pasko, ito mo doble yung oras ng trabaho namin. Lahat naman yun bayad, kaya okay lang sa amin. Sino ba naman ayaw ng ekstrang kita, hindi ba? November na yon sa pagkakatanda ko. Isa lang to sa napakarami naming karanasan sa factory pero ito kasi yung mismong nangyari sa akin. Rotating kami nun. May kanya-kanya kaming station na tinatrabaho. Swerte ko lang kasi nasa bandang quality checking na ako. Medyo magaan kumpara sa ibang stations namin. Bandang alas 11 na ata yun ng gabi. Apat kaming nandun sa station na yon nang makarinig yung isa sa amin nang umiiyak sa labas. Akala pa nga namin nung una na yung isa naming kasamahan yon kasi may katrabaho kaming iyakin. Kaunting kibot, reklamo, tapos iyak. Kaya sabi na lang nung isa, "Nako, naiyak na naman siya oh." Sumagot naman ako, "Hindi na natigil yan oh. Kaunting kibot, iyak." Hindi naman sa pinagtatawanan namin siya. Pero madalas kasi siyang ganon. Hanggang sa makita namin siyang dumaan sa harap namin galing sa hapunan. Nagtinginan kaming apat kasi hindi pala siya yung naririnig namin. Idituloy lang kami sa pagtatrabaho pero naririnig pa din namin yung iyak ng iyak sa labas. Hanggang sa hindi na namin napigilang pag-usapan yung napapabalitaang white lady na naninirahan dun sa factory namin. Marami kasing nagsasabi na nakikita daw ng mga gwardiya yon, lalo na kapag madaling araw. Paribot-libot sa mga stations at minsan nga daw naririnig na umiiyak sa mga pasilyo. Sa totoo lang, takot na kaming apat nun kasi hindi naman namin pwedeng iwan yung mga stations namin dahil nasa quality checking kami. Kung may makalagpas na reject dun, kami naman ang kawawang mawawala ng trabaho. Nagpatuloy yun buong magdamag nang iyak lang ng iyak yung babae. Nang pauwi na kami, tinanong namin yung iba naming mga kasamahan kung may naririnig ba silang umiiyak nung gabi. Sabi naman nila, wala naman daw. So kaming apat lang pala yung nakarinig nun. Hindi ko alam ha, pero nakakapangilapot din kasing makarinig ng ganun
lalo na sa dis oras ng gabi. May iba pa kaming mga karanasan na ipapadala ko din. Sa ngayon, ito muna. Lumuluha ng dugo. Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko nung minsang magtrabaho ako sa factory ng sausage dito sa Japan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ang location ko kasi madami akong kakilalang chismosa dito at baka machismis pa ako. Baka lang naman kasi nakikinig din sila, hindi ba? Usong-uso din dito sa Japan yung mga katatakutan. Karamihan pa naman sa mga Hapon eh matatakotin din. Pero hindi ko naman inaakalang ako mismo yung makakakita nun. Sa conveyor kami naka-assign. Siguro sa conveyor na yun, 10 kaming nagtatrabaho. Marami akong naririnig na mga kwento sa mga kasamahan kong Pilipina tungkol sa mga nagpapakita doon sa factory. Pero akong hindi mapaniwalain sa mga ganyang sabi-sabi. Dedma lang. Ang gusto ko lang naman ay makapagtrabaho, kumita, at makapagpadala sa pamilya ko at suportahan na din yung pamilya ko dito. Night shift noon. Ang sistema pa nga. Nakaharap kasi ako sa parang pader na may maliliit na bintana. Hindi naman talaga nabubuksan yung mga bintanang yon. Pero may salamin na makikita mo yung nasa kabilang banda. Siguro dala na lang din ng pagod at antok. May napansin akong babae na padaan-daan doon sa kabila. Sa isip ko pa nga, sarap naman ang buhay ng babaeng to. Kasi palakad-lakad lang na parang supervisor. Habang kaming nandito, halos mangulubot na yung kamay, kakabalot ng sausage. Siguro ilang segundo na akong nakatingin dun sa bintana nang mapansin ako nung isa kong kasamahan. Natutulala na kasi ako. Sinabi ko sa kanya kung ano yung nakikita ko. Natawa siya at sinabing imposibleng may tao doon ng ganong oras kasi parang stockroom daw ata yun at hindi naman nabubuksan ng madalas lalo na pag walang delivery ng supplies. Doon ako nagtaka at ipinagpilitang meron akong nakikitang lumalakad-lakad na babae sa loob. Lumapit lang siya sa akin at sinabing, nakikita ko na daw ata yung multo ng factory sa hindi mawaring dahilan. Talagang kinilabutan ako doon. Parang nananakot pa kasi yung kasamahan ko. Pinilit ko na lang alisin yung pangyayaring yun sa isip ko pero ayun na naman. Dumaan na naman yung babae. Siguro nakatatlo o apat na balik pa siya nang bigla siyang huminto dun sa bintana. Take note na maliit lang yung bintana na yon at halos mukha mo lang yung kasya. Kaya nung lumingon siya sa akin, kitang kita ko yung mukha niya. Mahaba yung buhok nun, tsaka maputi. Parang white lady sa atin. Alam niyang nakatingin ako sa kanya kasi kahit medyo malayo-layo pa siya sa akin, alam kong sa akin siya nakatingin. Nakita ko na parang humihikbi siya. Alam mo yung sa sobrang lakas ng iyak mo, parang nanginginig yung katawan mo. Maya-maya pa, nakita ko na may umaagos na kulay pula sa mukha niya. Siningkitan ko pa yung mata ko para maaninag ko. Ayun nga, umiiyak na ng dugo ang gaga. Parang babaliktad yung sikmura ko noon kasi ayaw na ayaw kong nakakakita ng dugo para akong mahihimatay.
Nagpaalam ako sa mga kasama ko na magbe-break na muna ako. Lumabas lang ako saglit at uminom ng kape. Baka kasi pagod lang yon at kung ano-ano yung nakikita ko, pero sa mga mata ko at isip ko, totoong-totoo yon. Totoong-totoo yung babaeng umiiyak ng dugo na hanggang ngayon, hinding-hindi ko pa din makakalimutan. Kaluluwa sa katayan ng baboy. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Tony. Palayaw ko yan. Nagtatrabaho ako dati sa katayan ng baboy. Nagsusupply kami ng mga karne sa mga palengke dito sa probinsya. Na-experience ko to siguro mga 5 or 6 years ago nung nandun pa ako. Lumipat na kasi ako ng trabaho na mas malapit sa amin. Hindi naman kasi ako originally taga doon. Napasama lang. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na. Kadalasan kasi para sariwa pa yung mga i-deliver namin. Madaling araw ang gawaan. Para pag-deliver sa umaga, bagong katay lahat. E di natapos na kami sa pagkatay at sinasalansa na lang lahat sa storage freezer bago ilipat sa mga delivery trucks para i-relay sa mga nasa palengke. Apat siguro kaming nandoon malapit sa storage freezer habang yung iba naman ay nagkakapi na para simulan yung araw namin. Sinara na ng isa kong kasama yung freezer. Tapos nag-aya na ako na magkape muna tsaka pandesal. Hindi pa man kami nakakalayo. Narinig namin na may kumakalabog galing doon sa pintuan ng freezer. Tinignan agad namin kung kumpleto kami kasi baka nakulong doon yung isa sa amin. Yung lock pa naman noon ay nasa labas. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo yun mabubuksan mula sa loob. Pero kumpleto naman kami. Apat pa din kaming nasa labas. Kaya ang sumunod naming naisip, e baka may naiwan na ibang tao sa loob kasi sa lakas ng kalabog ng pinto, parang may gustong kumawala. Agad na binuksan ang kasama ko yung pintuan ng freezer. Pero sa gulat namin, wala namang tao sa loob. Sabi ko pa nga, nakalokohan na naman ata yun kasi ang lakas talaga ng tunog. Imposible namang nagkakalabugan yung mga kinatay naming baboy doon, hindi ba? So sinabi ko na lang doon sa kasama ko na isara na yung pinto at magmadali na kami para hindi makasagabal sa mga kailangang gawin buong araw. Habang sinasara ng kasama ko yung pintuan ng freezer, nasa harapan naman kami at nakikita pa naming tatlo yung loob. Nung medyo maliit na yung siwang, akalain mo ba namang may nakita kaming lalaki sa loob na nakahubad? Statwa kaming tatlo sa gulat na hindi namin nagawang sabihin sa kasama namin na buksan ulit yung pinto. Sa totoo lang, ayoko na ding pabuksan ulit yung pinto at baka kung ano pa yung makita namin sa loob. Pinag-usapan na namin yon habang nagkakape. Sabi nung mga mas matagal sa amin doon sa katayan, may namatay nga daw doon sa freezer. Hindi lang alam kung anong dahilan, pero totoong meron nga daw namatay doon. Kinilabutan talaga kaming tatlo doon kasi kitang-kita namin. Tao yung nasa loob. Lalaki na nakahubad. Buti na nga lang at wala na ako doon. Hindi ko na kailangan pang isipin na tuwing papasok kami sa trabaho, hindi maiiwasang magpunta ako sa freezer na yon. Baka kung ano pa yung makita ko sa susunod. Kaya mabuti na lang at yun lang yung huli kong kita sa lalaki sa loob ng freezer.
Maraming maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Ikaw kung may mga karanasan ka din katulad nito, maaari mo itong ipadala sa mga links na nasa description ng video natin. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.